Kamusta mga lods? So, it's your boy here, Taralaro PH. So, today, level 40 na ako. So, second day ko na ng paglalaro nito mga lods. Siyempre, kailangan na natin matulog. So, level 40 na ako. Tatry na natin siyang i-link sa Wemix wallet natin. And ang requirements kasi dito para maging or makapag-link kayo ng Wemix wallet, dapat level 40 kayo. And ayan yung second transfer, kumbaga yung second job nyo. So, i-change muna natin yung second job nitong class ko na Archer. Nga pala mga lords, pagdating nyo ng level 40, kusa naman lalabas yung quest na yan. So, may mga ginawa pa ako bago ako makarating dito. Pero mabilis lang naman mga kill monster quest lang. And then, hanggang makarating nyo yung dulo para makapag-transfer na kayo. So, ayan. Preview muna natin mga lords para makita nyo, no? So, dito, ito yung main character nyo, no? So, mamimili kayo sa dalawa. So, may dalawang class job and then continuous na yan kung anong piliin yung side. So, ayan, Cloud Carter, then Soulbringer Archer. So, dire-diretso na yan. Pag pinili nyo yung Cloud Carter, syempre, ito na yung magiging path nyo. Pag binili nyo yung Soulbringer, dito na kayo mapupunta. Okay, so ako, I'm leaning dito sa Cloud Carter, Cloud Carter Archer. Okay, so parang mas gusto ko siyang gamitin. Subukan muna natin, transfer na natin. Okay, so ayan, Evil or Justice, mamili kayo. So, dito tayo sa Cloud Cutter ba, transfer. Ayan, na-transfer na siya mga lords, confirm. Okay, keep na natin to, receive muna, keep. Alright, keep na natin. Ito nga palang bow ko na ito mga lods, nag-top up kasi ako. Yung first top up, maganda kasi yung bigay. $0.99 lang naman, bali pang 51 pesos lang yun. So, para meron kagad ako naka-ready na bow. No, level 40 and level 50. So, ito yung isa, level 40. Okay. Then, yung isa, pang level 50 ko pa to. So, nakaabang lang siya dyan. And ang maganda nga pala dito mga lods, yung plus ng item, kahit magpalit kayo, hindi naman masasayang kasi nata-transfer din siya. Nata-transfer din siya. Kung makikita nyo, ayan, bago yung bow, kasusuot ko lang. Pero kung titignan dyan, tignan nyo rito sa enhance, yan o, naka-plus 37 agad siya. So kasama na siya na, kung magpalit man kayo ng item or ng weapon, kasama naman yung plus, malilipat din siya. Okay? Now, try naman natin ngayon mga lords is mag-connect ng Wemix wallet. Try natin dito sa AG. Kasi sabi rito, level 40. Ayan, forge. Okay, so nakalagay. Ngayon, ang palitan, 549 is 1 Tigon coin. So, kung papapalitan nyo naman ulit siya, pabalik, pwede rin naman. Kaso, mas mababa na. 458. Okay, 549 pagpapuntang TIG coin. TIG coin to crystal. 458. So, mas mababa na siya. Okay? So, forge natin siya. Tingnan natin kung paano natin ito gagawin para makita nyo na rin on recordings. So, forge. Ilan ba? Try muna natin isa siguro. Isa. You need to connect your Wemix ID. You can change or disconnect with this Wemix ID. Do you want to connect? Okay. So, sabi rito mga lords, once kinonect nyo na siya, hindi nyo na siya pwedeng i-disconnect. So, make sure kung ano yung gagamitin yung Wemix ID, yun na yun, you know? I-save nyo yung username and password niya. Okay. Confirm. Okay, na yan. Nag-reminder ulit sila, needs to be bound, no? It cannot be changed or cancelled after binding. Okay, siguro malinaw naman yung mga lords, no? Once binind nyo na yan, hindi na kayo pwede magpalit ng Wemix ID. So, bind natin ngayon. So, I'm sure may magpa-pop up dito. Ayan, Wemix. Kasi sa akin, naka-ready na. Okay, re-verify. Sign in with Google lang tayo. Okay, dati kong Gmail. Yun din naman yun, mga lods. Okay, so, nandito na ulit tayo sa Yulgang. So, requesting siya ng signature. Click na lang. And then, yung pinaka-password. Okay, so tandaan nyo, huwag nyong kakalimutan yung pinaka-password ng inyong Yulgang Wemix, kung ano yung nilink nyo.
Okay. In data interaction na siya, please wait. So, success na daw siya. So, try natin ngayon i-mag-forge ng isa. Wait, or baka nakapag-forge na ako. Ayun guys, so, ito na, meron na akong isang TID token. So nakapag forge na tayo. So ganun lang kasimple mga lords mag forge ng crystal to TID token. So itong Wemix na ginagamit ko ngayon, ito na mismo yung gagamitin ko every time na magpo-forge ako ng crystal to TID token. Ganun lang kasimple, wala naman masyadong mahirap doon. Click nyo lang yung forge, basta 1140 na kayo and second transfer na, magagawa nyo na to, okay? So hanggang dito na lang muna ulit mga lords, peace out.